Isa mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga bata. Narito na naman ako upang ihatid sa inyo ang ating panibagong aralin. Ang lesson natin sa araw na ito ay mga yugto ng makataong kilos at mga hakbang sa moral na pagpapasya. Ako nga pala si Teacher Pia. Mabuhay! Familiar ba sa iyo ang mga salitang bahala na nga? Sige na nga! O kaya naman ay pwede na yan. Ang mga salitang ito ay nabibigkas mo lalo na kung hindi ka sigurado sa iyong pipiliin ba siya o kung nagmamadali ka sa iyong isa sa gawang kilos. Ano yung inaasahan mong matututunan sa araw na ito? Una, na ipaliliwanag ang bawat yugto na makataong kilos at mga hakbang sa moral ng pagpapasya. Ikalawa, natutukoy yung mga kilos at pasyang nagawa na umaayon sa bawat yugto ng makataong kilos. At ang ikatlo, nakapagsusuri ng sariling mga kilos at pasya batay sa mga yugto ng makataong kilos at nakagagawa ng plano upang maitama ang mga pasya at kilos. May mga pangyayari sa buhay natin na kung minsan, nahihirapan tayong magpasya, lalo na't nasa gitna tayo ng suliranin. Minsan iisip mo yung mga tanong na, naguguluhan ako, ano ba ang pipiliin ko? O di kaya naman, nahihirapan akong magpasya. Ngayon ay talakayin natin ang mga yugto ng makataong kilos at mga hakbang sa moral na pagpapasya. Bahagi ng buhay ng tao ang magsagawa ng pasya. Ito ay madalas mong ginagawa sa iyong pang-araw-araw ng buhay. Kung tatanungin kita mula sa iyong iba't ibang karanasan ng pagsasagawa ng pasya, masasabi mo bang madali ang mga ito para sa iyo? Ito ba ay nakapagdudulot sa iyo ng tagumpay, kabiguan? Ito ba ay nagpapakita ng makataong kilos? Balikan mo ang bawat sitwasyon kung saan ka gumawa ng pagpapasya. Isipin mo mabuti kung ano-ano ang mga ito mula sa pinakasimple at pinakamahirap na pasya. Ngayon, anong masasabi mo rito? Nakatulong ba ito sa iyo upang ikaw ay lalo maging isang mabuting tao? Ito ba ay nakabatay sa pinakahuling layunin ng tao na makapiling ang Diyos sa kabilang buhay? Napagnilayan mo na ba na ang bawat pangyayari sa iyong buhay ay bunga ng iyong pagpapasya? Tulad ng isang nagmamaneho ng sasakyan. Siya ang may hawak ng manibela at siya ang nagdadala kung saang direksyon niya nais pumunta. Gayon din ang tao, ang bawat kilos at pasya na kanyang gagawin ay may epekto sa kanyang sarili at kapwa. Kung kaya't kailangan na ito ay isagawa ng maingat gamit ang talino na ibinigay ng Diyos. Kung iyo lamang titingnang mabuti sa bawat araw na nagsasagawa ka ng kilos, may mga kilos na hindi mo kailangang pag-isipan, tulad ng paghinga, pagbahin kung ikaw ay sinisipon, paglakad at iba pa. Ngunit mayroon ka rin mga kilos na kailangan mong pag-isipan at pagnilayan, tulad halimbawa ng kung papasok ba sa paaralan, makikinig ba sa tinuturo ng guro, kakain ba ng almusal bago pumasok, susunod ba sa utos ng magulang? Gagawa ba ng takdang aralin? At marami pang iba. Ang mga ito ay kailangan ng maingat na pagtitimbang sa kung ano ang dapat piliin at kung anong kilos ang dapat gawin. Mahalaga na makita mo kung ang pipiliin mo ba ay nakabatay sa makataong pagkilos.
May pagkakasunod-sunod o sequence ang pagsasagawa ng mga taong kilos. Para kay Santo Tomas de Aquino, may 12 yugto ito. Nahahati sa 2 kategorya ito, ang isip at kilos loob. Kung ang isang tao ay nagsasagawa ng madali ang pagpapasya, hindi siya nagiging mapanagutan. Bagkus, nagiging pabaya siya sa anumang kalalabasan nito. Ngunit kung daraan siya sa mga yugtong ito, tiyak na magiging mabuti ang kalalabasan ng kanyang isasagawang kilos. Tunghayan natin ang mga yugto ng mga taong kilos ni Santo Tomas de Aquino. Ito'y nahahati sa 2 kategorya. Ang una ay isip. Ano ba yung nakapailalim sa isip? Ang una ay pagkaunawa sa layunin. Pangalawa, paghuhusga sa nais na makamtan. Pangatlo, masusing pagsusuri ng paraan. Ika-apat, praktikal na paghuhusga sa pinili. Ika-lima, utos. At ang ika-anim, pangkaisipang kakayahan ng layunin. Ang ika-2 kategorya naman ay kilos loob. Nakapailalim dito ang nais ng layunin. Ang ika-2 ay intensyon ng layunin. Ika-3, paghuhusga sa paraan. Ika-4, pagpili. Ika-5, paggamit. At ang ika-6 ay bunga. Paano gagamitin ang yugtong ito? Narito ang isang halimbawa. Ang sitwasyon ay, nakakita si Alvin ng isang bagong modelo ng cellphone sa isang mall kung saan siya namamasyal. Lahat ng kanyang kaibigan ay mayroon ito. Suriin natin ang paglalapat ng mga taong kilos sa sitwasyong ito. Una, pagkaunawa sa layunin. Matagal na niyang nais magkaroon ng cellphone na bago sapagkat ang ginagamit niya ay luma na. Ikalawa, nais ng layunin. Ang unang reaction ni Alvin ay ang pagkakaroon ng pagnanasa rito. Nag-iisip na siya kung saan kukuha ng pera para mabili ito. Ikatlo, paghuhusga sa nais makamtan. Ito ang nais ng kanyang kalooban, ang magkaroon ng bagong modelo ng cellphone. Ika-apat, intensyon ng layunin. Hanggang ngayon ay wala pa rin kalayaan si Alvin na pumili sapagkat ang kanyang kilos loob ay likas na tumatanggap lamang kung ano ang mabuti na sinasabi ng kanyang isip. Mayroon siyang pera, ngunit iniipon niya yon para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Kailangan niyang pumili. Bilhin niya ang bagong modelo ng cellphone o hayaang maubos ang pera para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Kung itinigil na niya ang ideya na bilhin ang cellphone, natatapos na rito ang moral na kilos. Ngunit kung nag-isip pa siya ng ibang alternatibo, tulad ng panghihiram ng pera sa mga kaibigan o barkada, ang moral na kilos ay nagpapatuloy. Pinag-iisipan na niya ngayon ang iba't ibang paraan upang mabili ang bagay na iyon. Bibilhin niya ba ito ng cash o installment o nanakawin niya ba ito? Ika-5, masusing pagsusuri ng paraan. Ang pagsusuri na kanyang gagawin ay nagpapatuloy at ang pagsang-ayon niya sa mga nasabing pagpipilian. Ika-6, paghuhusga sa paraan. Ngayon ay huhusgahan na niya kung alin ang pinakamabuti. Pagbabayad sa kabuuang halaga, pagbabayad unti-unti, o pagnanakaw. Pagkatapos ay huhusgahan niya ang pinakamabuti sa lahat. Ika-7, praktikal na paghuhusga sa pagpili. Ang isip ay kasalukuyang pumipili ng pinakamabuting paraan. Ika-8, pagpili. Dito ay pumapasok na ang malayang pagpapasya na kung saan ang kanyang isip ay naguutos na bilhin ang nasabing cellphone. Ika-9, utos. Matapos niya itong bilhin ay ginamit na niya ito agad.
Ikasampu, paggamit. Iyon ay mauunawaan na niya kung angkop ba ang kanyang isinagawang kilos. Ikalabing isa, pangkaisipang kakayahan ng layunin. Ngayon ay ikatutuwanan niya ang pagtatamo ng cellphone. At ang huling yugto ay bunga. Ito ang resulta ng kanyang pinili. Maaaring hindi tayo palaging may kamalayan sa mga yugtong ito o sa pagkakasunod-sunod nito. Ngunit mahalaga na malaman ang bawat yugto upang maging gabay sa bawat kilos sa araw-araw na buhay. Sa katunayan, ang moral ng kilos ay nagtatapos na sa ikawalong yugto, ang pagpili. Kung kaya't kailangan ng masusing pagninilay bago isagawa ang pagpili. Hindi ito madali dahil kailangan itong pag-aralang mabuti at timbangin ang bawat panig ng mga bagay-bagay upang makita kung alin ang mas makabubuti dahil dito nakasalalay ang anumang maaaring kahihinatnan nito. Ngayon, ano nga ba ang moral ng pagpapasya? Ang bawat kilos ng isang tao ay may dahilan, batayan at pananagutan. Sa anumang isasagawang pasya, kinakailangan isaisip at timbangin ang mabuti at masamang idudulot nito. Ang mabuting pagpapasya ay isang proseso na kung saan malinaw na nakikilala o nakikita ng isang tao ang pagkakaiba-iba ng mga bagay-bagay. Ito ay mahalaga sapagkat dito nakasalalay ang ating pagpili. Tandaan na may kalayaan ang bawat isa sa anumang gustuhin niyang gawin sa kanyang buhay. Sabi nga ni Father Neil Sevilla, isang pari sa isang parokya sa Bulacan, simula nang magkaroon ng isip ang tao hanggang sa kanyang kamatayan, nagsasagawa siya araw-araw ng pagpapasya. Ngunit ang malaking tanong ayon sa kanya, naaayon ba ang pagpapasyang ito sa kalooban ng Diyos? Ibig sabihin, na isasama ba ng tao ang Diyos sa bawat pagpapasya na kanyang ginagawa? Marahil nakikita mo ngayon na sa bawat gagawin mong pasya, kinakailangan mo ang gabay ng Diyos. Sa anumang isasagawang proseso ng pagpapasya, mahalaga na mabigyan mo ito ng sapat na panahon. Malaki ang maitutulong nito sapagkat mula rito ay mapagninilayan ang bawat panig ng isasagawang pagpili. Kung ito ba ay makabubuti o makasasama, hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa kapwa. Kaya nga, madalis nating marinig sa isang tao na magsasagawa ng pasya ang mga salitang ito. Bigyan mo pa ako ng sapat na panahon. Mapapansin natin na ang tao na nagsasagawa ng mga pagpapasya ng hindi dumadaan sa tamang proseso at hindi nagbibigyan ng sapat na panahon ay may malaking posibilidad na hindi maging mabuti ang resulta ng kanyang pagpapasya. Ano nga ba yung mga hakbang sa moral na pagpapasya? Sa yugto ng iyong buhay sa ngayon, napakahalaga na dumaan ka sa proseso bago ka magsagawa ng pagpapasya. Makatutulong sa iyo ang proseso ng pakikinig o listen process. Ito ay isang malalim na pagkaunawa gamit ang tamang konsensya. Ito rin ang magsisilbing gabay sa mga sitwasyon na kinakaharap mo sa ngayon at mula rito, matututuhan mo na ang moral na pagpapasya ay isang kakayahan na may malaking kontribusyon sa anumang moral na dilema. Narito ang mga hakbang sa moral na pagpapasya. Una, magkalat ng patunay or look for the facts. Mahalaga na sa unang hakbang pa lamang ay tanungin mo na agad ang iyong sarili. Halimbawa, anong patunay ang kailangang malaman upang makagawa ng mabuting pasya? Ikalawa, isaisip ang mga posibilidad.
Mahalaga na tingnan mabuti ang mga posibilidad na mga pagpipili ang magagawa para sa sitwasyon. Dito ay kailangang makita kung ano ang mabuti at masamang kalalabasan nito. Ano ang maaring maging epekto nito, hindi lamang sa sarili, kundi para sa ibang tao. Ikatlo, maghanap ng ibang kaalaman. Hindi sa lahat ng oras o pagkakataon ay alam mo ang mabuti. Kailangan mo pa rin maghanap ng mga magagandang kaalaman na maaaring makapagbigay sa iyo ng inspirasyong makagawa ng tamang pagpapasya. Halimbawa, maaari mong tanungin ang iyong sarili, ito ba ang nais ng Diyos na gawin ko? Ito ba ay naaayon sa kanyang kautusan? Ika-apat, tingnan ang kalooban. Ano ang sinasabi sa iyo ng iyong kalooban tungkol sa sitwasyon? Ano ang sinasabi sa iyo ng konsensya? Ano ang personal mong nararamdaman upos sa sitwasyon? Ang lahat ng katanungan ay kailangan mong sagutin sapagkat sa anumang pasya na iyong gagawin, kailangan ikaw ay magiging masaya. Ikalima, umasa at magtiwala sa tulong ng Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Kaya't napakahalaga na tumawag sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ito ang pinakamabisang paraan upang malaman kung ano ang magandang plano niya para sa atin. Ito rin ang magsisilbing lakas na magagamit sa sandaling dumaranas sa mahirap na sitwasyon. Ika-anim, magsagawa ng pasya. Dito ay magsasagawa ka na ng pagpapasya. Maari mong tanungin ang iyong sarili kung bakit mo ito pinili. Ano ang iyong mga plano sa iyong ginawang pagpili? Ikaw ba ay masaya rito? Ito ba ay batay sa moral na pamantayan? Makatutulong ang mga tanong na ito upang kung mayroon ka pang agam-agam o pagkalito sa iyong pipiliin ay mapagninilayan mo ito ng mabuti. Tandaan, bilang kabataang katulad mo, napakabilis ng araw para sa iyo, kung kaya't napakabilis din ang pagsasagawa ng pasya. Lagi mong tatandaan na sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao lamang ang binigyan niya ng isip at kilos loob. Ito ay para gamitin sa pagsasagawa ng mabuting pasya at kilos. Dahil may isip at kilos loob ang tao, magkagamit niya ito sa pagsasagawa ng mabuting kilos na nagpapakita ng pagmamahal, hindi lamang sa kapwa, kundi lalo't higit sa Diyos. Sa magulong mundo na iyong ginagalawan, makatutulong para sa iyo na kung ikaw ay magpapasya, ikaw ay manahimik. Damhin mo ang presensya ng Diyos upang ikaw ay makapag-isip ng mabuti at matimbang ang mga bagay-bagay. Makatutulong ito sa iyo upang lubusan mong malaman at mapagnilayan kung anong makabubuti para sa iyo, sa kapwa at sa lipunan. Sanggunian 1-12 ESP 10 Learning Module 2. No Copyright Moving Background 3. Clip Art from Google 4. Pinterest from Google. Binabati ko kayo mga bata. Nakatapos na naman tayo ng isang aralin. Alam ko, marami kayong natutunan sa araw na ito. Pero bago ako magpaalam, gusto ko muna sa inyong iwan ang isang quote na nakasulat sa English. Sinasabi dito na, "Act as if what you do makes a difference. It does." By William James. Thank you! Ako nga pala si Teacher Pia. Don't forget to subscribe, like, and share. Mabuhay!